أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي حمدا حامدين وأشكرك شكر الشاكرين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ating natalakay mga minamahal kong mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga nauna nating mga Aqidah series. Ipagpatuloy natin ang ating mga nasimulan according sa ating kitab na Aqidah al-Muslim na siya ating tinatalakay. Mga kapatid, sa maikling oras na ito, ating bibigyang salaysay, paliwanag ang patungkol sa kufr. Ayon sa mga scholar, ang kufr o salitang kufr na binubuo ng ka, fa, ra ay ito yung opposite sign ng iman. Kumbaga ito yung pagtanggi, ito yung hindi pagtalima, ito yung hindi pagsuko, hindi kawalan ng pananampalataya. So ito yan siya. Lahat yan ay sinasaklaw na ibig sabihin ng kufr. At ang kufr ay dalawang bahagi o dalawang uri. Meron tayong kufrun akbar, which is ito yung malaki, at saka kufrun asgar. Yung kufrun akbar, ito ay maliwanag na nagiging sanhi o dahilan na ang tao ay nakakalabas sa Islam. At dahil doon, sino man ang mamatay na ayon sa kanyang kasalukuyang pagkamatay ay namatay sa kufrun akbar, ay ayon sa mga scholar, siya ay walang pag-asa na makapasok sa paraiso at siya ay mananatili sa impyerno. At yung kufrun asgar ay hindi ito ikakalabas ng tao sa Islam, subalit mabibigat itong kasalanan sa Islam. Ito ay karumal-dumal din na kasalanan. Yun nga lang, hindi siya magiging dahilan para upang mapanatili nito ang gumagawa nito sa impyerno. Ngayon, dahil sa ating topic ay kufrun, ay meron tayong mga 10 bagay na sinasabi ng ating mga scholar nung sila ay mag-research buong Quran at ng hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, meron silang natagpuang mga bagay na kung saan sino man ang makagawa nito na alam ang mga batas nito at ito ay pinagbabawal sa Islam, subalit ginawa pa rin ito na may kasamang pagmamalaki, pagmamataas sa Allah subhanahu wa ta'ala, yun nga, dahil sa kufrun akbar, ay magiging sanhi na siya ay makalabas sa Islam. Ito ay tinatawag na nawaqidul Islam, mga bagay na nakakasira sa Islam. Ating tatalakayin insya Allah subhanahu wa ta'ala isa-isa kung ano ang mga ito. Pero bago ang lahat, ang kasalanan, yun nga, kanina ulitin ko, ay dalawang uri. Uri na ikakalabas sa Islam, yun yung kufrun akbar. At ang pangalawa, bagay na hindi nakakalabas sa Islam, subalit mabibigat itong kasalanan. Sa madaling salita, ito po yung tinatawag na kufrun asgar. So ano-ano ang mga ito? Nangunguna rito mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay ang pagtatambal sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ito yung shirk. Yung shirk, yung pagtatambal na yan, anumang uri ng pagtatambal, ito man ay shirkut ta'ah. Dahil sa pagsunod, pagmamalabis na pagsunod sa mga tao, na kahit ito man ay bawal, tapos alam mo, sinunod mo pa rin, so shirk din yan. Yung
circle da'wa, yung alam mo na ito ay mga nilikha lamang, subalit humihiling ka pa rin sa kanila, kapalit ang dapat sana ay sa Allah subhanahu wa ta'ala ka humiling. So maraming uri yung shirk, meron ding akbar, meron ding asgar. Ngayon, ang shirk mga kapatid ay maliwanag na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maraming talata, sa maraming verses, na ang sinuman ang namatay na siya ay nakagawa o gumagawa ng shirk at namatay rito na hindi nakapagtawba, nakapagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay siya ay mawawala ng pag-asa doon sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat An-Nisa, verse number 116, Inna Allah la yagfiru an yushraka bihi wa yagfiru ma duna dhalika liman yasha. Tunay na hindi patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagtatambal sa kanya. Ngunit, kanyang patatawarin ng anumang kasalanan, iba pa roon sa kaninumang loobin niya. Ibig sabihin, maliban sa shirk, wag lang shirk, tapos namatay siya, meron siyang pag-asa sa Allah subhanahu wa ta'ala, na sa mga palad ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung siya ba ay patatawarin, siya ba ay paparusahan, siya ba ay mananatili sa impyerno o ano. So, nasa desisyon ng Allah subhanahu wa ta'ala yan. Subalit, yaong namatay na siya ay nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, yun yung sinasabi sa ayat na ito na siya ay wala ng pag-asa sa kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat yun nga ay hindi pinatatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala ang karumal-dumal na kasalanan ito. Ito ay ang shirk. At kabilang din sa shirk ay ang pagkatay para sa mga ano paman, maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito inaalay mo maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya ng kumakatay para sa paghiling sa mga jinn o libingan ng mga salihin. Mayroong mga tao na kung saan pag meron silang dinadakila mga tao lumalapit sila na sa pamamagitan ng pagbibigay sakripisyo para sa mga ito, para lang matupad yung kanilang kahilingan. So, shirk din yun. Tulad nung meron ding sa amin ay pagka sila ay gumawa ng mga tulay, tapos para daw ito ay paniniwala nila para ito ay tumibay at walang madisgrasya. So, yun. Kinakatayan nila ito ng hayop. Alang-alang para doon sa mga jinn, para daw protektahan ito. So, yan ay malinaw na shirk, sapagkat na sila ay nagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala na mayroong kasamang paniniwala, mayroong pang protector mariban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa mga kapatid sa pananampalatayang Islam na nakakasira sa Islam ay ang sino mang magtakda ng mga tagapamagitan para sa kanya at kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng mga pagkukuha, yung pagkuha ng mga ribulto, mga santo, tapos kung meron silang dalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala, imbis na sa kanya, doon sila pupunta, doon sila nananalangin. Kung saan ito ay kanyang dinadalanginan, hinihingian ng mga pamamagitan at pinapanalaygan ang mga ito. Sila ay tinuturing ng mga kafir. Sino man ang gumawa nun ay nakagawa siya ng kufur, kawalan ng pananampalataya. Ayon sa pinagkaisahan ng mga pantas o mga scholar natin. Ibig sabihin, ang mga ulama, sila ay nagkaisa ng sino man ang gumawa nito, humiling sa mga bagay na yan dahil kumuha sila ng mga tagapamagitan sa Allah subhanahu wa ta'ala, imbis na sa kanila sila ay manalangin sa Allah pero iba ang kanilang dinadasalan. So ito nga ay maliwanag na kawalan ng pananampalataya at ikakalabas sa Islam ang mga bagay na ito. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, iwasan ho natin, sapagkat ang dua, ang panalangin ay siyang makhul ibada. Ito yung utak, ito yung ulo ng ibada, ng uri ng pagsamba. Kaya nga, pagdasal eh. Saan ka nananalangin? Saan ka
ang tawag dito, saan mo inaalay yung dasal, ang yung panalangin, ang yung pagpapakupkup, yan. Para bang meron kang kinikilalang higit na mas mataas na may karapat dapat na bumibigay sa iyo ng inyong pangangailangan liban sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, yun ho. Iwasan ho natin yan sapagkat yan ho ay kufur, kawalan ng pananampalataya. So, meron tayong pangatlo, sinumang hindi magtuturing sa pagiging hindi mananampalataya ng mga musyrik o ang pagdududa sa kanilang pagiging kafir. So, maliwanag na ang mga kafir ay, o yung mga musyrik ay mga kafir yan. So, kailangan ituring mo sila, hindi ka magkaroon ng doubt na sila ay wala sa tunay na landas. Wala sa tunay na landas na gusto sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na isabuhay natin. Sila ay wala sa pananampalataya. Sila ay wala sa tunay na landas na magiging daan tungo sa paraiso. So, kung ang tao mayroon pa siyang duda na sabihin niya halimbawa, siguro nga tama rin sila, siguro nga yan din ay daan tungo sa paraiso, siguro nga sila ay may pag-asa sa paraiso, kahit mamatay sila doon sa pagtatambal na ginagawa nila, so, delikado rin yun. Ang taong yun ay nakagawa siya ng dahilan upang siya ay makalabas sa Islam. At pang-apat, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sinuman ang maniwala na ang patnubay ng iba, maliban sa patnubay ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay higit na ganap kaysa patnubay ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, meron siyang inahangaan, meron siyang pinaniniwalaan higit pa na mga patnubay na ito sa patnubay ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yung mga gabay na yan ay higit na mas mainam kaysa sa ipinarating sa atin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Papasok ho rito yung pananampalataya na mayroon pang batas, okay, na mas mainam kaysa sa sharia, kaysa sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, napakadelikado ho rin yan. Kung meron niyang kasamang pananampalataya, lalo-lalo na kung kamuhian niya yung sharia, tiyak siya ay nakagawa ng ikakalabas niya sa Islam. So, sinasabi ho natin na ang batas ng iba pa sa mga ipinarating ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ng mga batas, kung siya ay naniniwala na ito ay higit na mas mainam kaysa sa batas ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tulad niya ang may yung mga mas higit na naiibigan ng batas ng mga tawakit, yung mga taong gumagawa ng mga iba pang mga rules at ng kanilang itong isinasabatas, isinasabuhay, tapos meron silang pinaniniwalaan na ito ay higit na mas mainam kaysa sa Islam. So, maliwanag ho na yan ay ikakalabas din sa Islam. Number 5, yung sinumang masuklam sa anumang bagay na naihatid ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kahit pa ito ay kaniyang ginagampanan, siya ay naging kafir. Ibig sabihin, pag mayroong bagay na iyong kinasusuklaman, iyong kinaayawan sa kung ano man ay ipinarating sa atin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ito man ay wajib o sunna o pagbabawal mula sa haram at saka sa makruh, tapos kinamungin mo ito, ayaw mo rito, napakadelikado ho yan. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Yun ay dahil tunay na kanilang kinamuhian ang anumang ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala, kaya pinawalang saysay niya ang kanilang mga gawa. Yan po ay binanggit sa Surah Muhammad, verse number 9. Sinumang mangutya, yan, pang-anim, sinumang mangutya sa anumang bagay sa relihiyon ni Allah subhanahu wa ta'ala o sa kanyang paggawad ng gantimpala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, delikado ho yung pangungutya. Pangungutya sa
mga relihiyoso, sa mga ulama, sa mga gumagawa ng sunna ng Rasulullah SAW o doon sa mga ayat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagwika, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulih kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum." Sabihin o Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Allah, kay labao sa kanyang mga ayat, mga patunay, mga tanda at kapahayagan at sa kanyang sugo, kayo ay nangungutya, huwag na kayong mga tuwiran. Tunay, kayo ay hindi nananampalataya pagkatapos ng inyong paniniwala. Mga minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya ng Islam, ay pagpapatuloy natin sapagkat kulang mo ang ating oras. Inshallah subhanahu wa ta'ala, ipagpatuloy natin yung ating mga nasimulan at ating mga aralin. Akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.